Magandang araw sa inyo, mga kababayan ko, sambayan ng Pilipino. Ako po ang inyong lingkod na si Ander Motto na tawag dito. Ako po ang inyong lingkod na si Ander Motto na inilalatag ang aking kandidatura sa pagka vice presidente at humihingi siya ng suporta. Ako naman po ang kanyang kailangan. Kaya po isinasantabi ko muna ang aking mga personal na mga gamit. At ngayon po ay tinatalaga ko ang aking kandidatura sa pagka vice-presidente. Isinasantabi ko na po ang lahat ng personal kong mga basta personal. Ayun nga po. Sa aking kandidatura, sisiguraduhin ko na sana all mayroong magandang motor. Sana all ay mayroong mga pyesa ng motor nila. Sana all po ay mayroong pang maintenance ng kanilang motor. Sana all po ay mayroong libreng car wash sa kanilang mga motor. Sana all po ay merong mga accessories sa kanilang motor at meron pong mga pampaingay na mga muffler. Sana all po ay marunong sa motor, may mga libreng kaalaman po na pasensya na po kayo at tatain na po ako. Yun lang po, sana all. Utang ina yung tissue. Kanyang tissue. Yun! So mga ka-under, andito na naman tayo, no? Tawag dito. Meron naman tayong panibagong video tungkol sa maintenance pa rin ng motor natin sa ating Rusi Rapid 150. So sana magustuhan nyo itong video na to. Ito para sa inyo talaga to. Na ginagawa ko ng mga video. So sa mga bashers natin, so tuloy-tuloy lang kayo sa pangbabash, no? So wala kaming pakialam sa inyo kung anong sabihin nyo. Ito, di ba? So ito ang gagawin natin ng maintenance ng motor natin sa kanyang mga brakes, lalo na sa hulihan na brakes, sa brake shoe natin, sa yun, kung paano tanggalin yung gulong, kung mahirap ka talaga. So panoorin nyo itong video na to. So maraming salamat sa 500 na subscribers na karating na tayo dito. So tuloy-tuloy lang sana tayo. So yun lang. Tara na, wala nang paligoy-ligoy-ligoy pa. So yun yung mga ka-under, no? Andito na naman tayo sa motor natin. Yan, sa ating Rusi Rapid 150. So, ang gagawin natin ngayon, mga hangalikot na naman tayo, sisirahin na naman natin itong motor natin para magkaroon tayo ng mga video. So, gagawin natin dito. Check na natin yung mga preno niya, no, dahil magse 7 months na siya. So, kailangan natin i-check yung mga preno-preno niya. Yan, sa harap at sa likod. So, sa akin napapansin ko na kasi na medyo umiingay na siya, no. So, ayan. So, bago ang lahat, lumang iba. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe, diba? So, ayan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mag-check na tayo ng mga preno natin. So, baka linisin na rin natin yung kung merong madumi. So, alam ko naman, ano pa to. Medyo makapal pa to dahil medyo 7 months pa lang siya. Pero hindi rin natin sigurado. Baka kaya dahil umiingay. Bukod sa madumi, baka tugpod na rin, no? So, tara na! So ito yung mga kailangan natin gamit. Kailangan nyo ng mga socket wrench. So ito yung sukat dito. Kasi maraming tornillo yan. Matatanggalin muna natin bago natin ma-check yung preno sa hulihan. Dahil hindi naman tayo naka-disc brake. So kailangan natin baklasin talaga yung gulong sa hulihan para ma-check natin yung ano natin talaga dito. Yung brakes yun natin, no? So ayan, sa pagtatanggal na ito, ilang tornillo yung kailangan ko dyan. So tatanggalin mo muna itong tambucho, ilan ang tornillo, isa, dalawa, tatlo, dalawa sa ilalim, tapos yung dun sa pinaka, black nya, yung dalawa. So ayan, ang socket mong tornillo nyan, meron pa nga dito, 14 para dito, sa tatlong to.
Tapos yung dun sa may head na tornillo, kailangan mo ng 8. At tapos, pag natanggal mo na yung tambucho, tanggalin mo naman itong ano niya, parang sa swing arm niya. So, dahil pinuha yung design niya itong Rusi Rapid 150 natin sa Aerox, so meron din siyang ano, parang swing arm dito sa ano. Hindi siya basta yung parang tulad sa Mio na gulong agad. No. Kaya tatanggalin mo din yung swing arm, ilang tornillo niya sa swing arm, sa dalawa. Kasi itong ano, yung shocks din pala, tatanggalin mo ito. Isa lang naman. Tapos, ayan. So, yung tornillo niya, ang sukat naman is 12. 12 naman yung sukat ng tornillo ito. At yung dito sa may shocks. Yun, 12. Tapos yung pinaka dito na, yung pinaka mahirap daw tanggalin dito sa may gulong, yung nut niya, yung pinaka lock. Ang sukat naman doon is ito, 21. Yan. So tara, simulan na natin. Pinalumagan ko na ito eh, tatanggalin na lang natin. Tara. So, paalala ko lang pala, pag magkakaligod kayo ng motor, so siguraduhin nyo munang malamig siya, no? Kasi pag mainit yan, umakin na yan, lalo na dito sa tambucho, so madadali kayo ng pasok. So, mas maganda kung may gloves kayo, no? So, darin, dahil tunay tayong lalaro, hindi tayo magka-gloves, okay lang sa atin na madumihan yung kamay natin. Mahawak nga tayo ng tayo. Tara! So natanggal na natin yung pinakaunang part, yung tambucho. So alalahin nyo lang na pag natanggal nyo na yung mga tornillo kasi mabigat siya. So stock type natin, mabigat talaga. Tabi lang muna natin, no? Tabi yung mga tornillo. So yun na, dito na tayo sa ito yung finger niya. Tanggal na natin, no? Kung alam paligoy-ligoy ko. So pinagpapawisan na tayo mga kanin. Napalaban tayo sa mga tornillo na mahihigpit. So kung natatanong nyo kung paano ko nalaman itong mga to. So may video tayo dati na pinamaklas na natin ito. Siguro bago pagpapanaw, 1 month, 3, 2 months, yun. So kaya, sa pag magpapawis ko, tingnan nyo rin kung anong ginagawa ng ay ganito kasi mas maganda yung nalalaman nyo paano binataklas, paano binabalik, paano sinisira. So yun. So ito na yung tatanggalin natin. Yung gulong. Ay yung ano. Ayan ang itsura niya. So, madali lang tanggalin kapag ano, syempre pag manakas kayo. So ayan. Pagugutin lang naman ito. So, isang tabi na muna natin. So ito yung ano niya, yung parang bushing na metal. So dito yan. So kung matagal na kayo nagkakalikot ng motor, madali na lang din to.
Para ano, lamang yung may alam. Hindi lang basta ano tayo, siga sa motor. Sigamit lang. Maganda yung alam niya rin yung ginagawa niyo. Alam niya rin yung parts ng mga motor niyo. Para kapag nagpa-mekaniko kayo, hindi kayo mabubudol. Kasi yun lang. Nandito na tayo sa ano, sa dulo. Sa part na to ay pinagsisihan na ni Undermoto kung bakit niya binaklas ang kanyang motor. Pero po pala tayong lalang kanil. Hindi lang halata pero kinakabahan na yan. Huwag mong ipilit, baka dumugo, yeah! So, kailangan pala natin tanggalin itong ano. Yung mud guard niya. Para makalabas yung gulo. So yun mga ka-under, no? Napalaban tayo sa pagtatanggal ng rare na gulong natin. Gulong natin sa ululihan. So yun. So tama nga yung chismis nila, no? Napakahirap talaga tanggalin kasi alam nga rin yung pwesto ng gulong doon. Tapos medyo makapal pa. So ang ginawa kong teknikan para madali natin siyang mahugot, pinalambot ko yung gulong niya sa ulihan kasi pag sobrang tigas niya, hindi siya makakalusot dito. Dito tumatama, makabuhugutin mo na siya. Saka dito. So, kailangan talaga palangkutin mo kasi masyadong alanganin yung pwesto ng ano niya. Siguro masyadong maiksi yung ano. Kaya masyadong nilaw itong sa tawag dito yung sa nalagyan ng oil niya. So, yun. Hiningal pa tayo. So natanggal naman natin siya. Hindi, ang problema nga lang, paano ko pakakargahan ng hangin to? Pero hindi ko naman siya sinoda na manambot. Yung sa akin lang, pwede ko kami running ano, patakbo eh. So yun, natanggal na natin. Papakita ko sa inyo yung tura. Sabi ng mga pintahan. So ayan nga mga ka-under. Yan yung tsura niya. Sobrang kalawang at madumi. So kung nakikita niya naman, so pati yung ano natin, mga spring. Kalawang na. So magsa 7 months na siya. Yan ang tsura niya. Pati itong ano, oh. Kalawang na talaga. Pati dito. Yan. So, kailangan lang sigurong linisan tapos grasahan. Yan. Ang dami-dami. Makikita mo yan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang basta dapat gamit lang ng gamit ng motor. Dapat marunong ka rin mag-maintain. So, sa lagay na ito, dito, sa banda dito, makapal pa. Pero dito sa baba, medyo makapal pa naman. Kaya pa naman. Makinis na nga lang siya. Tapos madumi. Palilinisan lang natin yan. Tatanggalin natin itong brake shoe. Tapos didinisan na natin yan. So ito yung nilinis ko nung nakaraan. Okay naman pala. So nalinisan ko naman pala ng maayos. So wala na yung mga putik-putik na namumuha. So tara. Yun. So ayun nga mga kaanda, mga nalinis na natin itong ano, hub niya dito. Kasi kung makikita nyo ito, may mga bakas ng kalawang dito, saka dito sa may loob. Itong dark spot na to, sa ano yan, sa brake shoe yan.
marka ng brake shoe. Pero yung kalawang, yun yung nilinis natin sa kanyang likabok. Yan, sobrang dumi. Kanina makapal yung kalawang yan. So ito, kitang-kita pa nga. So ang pinanglinis lang natin dyan is, ano, gas, yung kerosene, yan. Kerosene ang pinanglinis ko dyan. Saka ito, kung makikita nyo naman, kinakalawang na yung spring niya. Tapos ito, yan. Medyo makapal pa naman yan. So, titingnan na rin natin kung alin ang sukat nyan. Siguro, pagtatanong ko na ito sa mga shop. Yan. Tingnan natin kung alin yung kasukat nya na brake shoe. Yan. So, yan. Kasi kinakalawang na yung mga, ano nya, mga spring nya. So, baka mapigtas na yan. So, makabutan ko sa biyahe. Siyempre, yun ang iniiwasan natin, yung aberya sa biyahe. So, yan, malinis na siya. Tapos, ito yung isa. Yan. So, kanina madumi din to. Puro alikabok, tapos kalawang. Gandito, mabot na nga yung kalawang ni. So, lalagyan natin ng grasa yan. Itong palibot. So, yan, yung ibang watermarks. Yan, natanggal naman natin. So, kerosene lang din ang pinangan natin. Tapos, brush lang na toothbrush yan. Tapos punasan mo lang, no? Yan. So, okay naman. Satisfied naman tayo. So, malinis naman siya. Yan. So, yung harapan. Siguro saan na lang. Sa next video na lang natin yan. So, importante kasi dito yung ano talaga. Itong likuran. Kasi ito yung maingay na. Yan. So, yung harapan naman kasi chinek naman ni Boss JR yan. Nung nagpagawa tayo ng natin ng front suspension. So, chinek niya naman yung ating front brake. Ayan. So, ayan na siya. So, ikakabit na lang natin yan, no, mga ka-under. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe, no? So, ayan siya. So, yun lang, no? So, ayos na tayo dito. Uy! So yun siya, no? Napanood nyo na yung video, no? Buti naman tinapos nyo ito. Nakatulog na ako sa sobrang tagal, eh. So yun lang. So importante kasi yung mga brakes natin sa motor natin. Kailangan talaga chine-check yan every once in a blue moon. Hindi, joke lang. Every ano, siguro monthly, pa-check mo na yan kung magpapa-ayos ka ng motor mo. Basta hindi lang man, no? Huwag tayo mag-focus sa mga pampapogi ng motor, sa mga ano na yan, sa mga upgrades. So unahin niyo muna yung mga yung safety niyo, no. So yun, no, sa tapos secondary na lang yung mga upgrades na yan. So yun lang, mga ka-under. So sana nagustuhan niyo tong video na to. Tutulog na ulit ako. So maraming salamat kasi naka 500 subscribers na tayo. So yun lang, no. Sana nagustuhan niyo tong video na to. So sa susunod ulit. Ayos. Yun pala, lagi yung paalala, dahan-dahan sa pagbira. Tatutulog na ulit ako.